Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinaningan na mga mayor ng iba't ibang lungsod ng Metro Manila. Binigyan sila ng 45 araw para linisin ang mga kalye at bangketa ng kani-kanilang nasasakupan. Ang mga hindi susunod ay iimbestigahan at ipasususpende ng DILG alinsunod sa utos ng Pangulo. At yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. May ultimatum na ang DILG at MMDA sa mga alkalde sa Metro Manila para alisin ang mga nakahambalang sa mga kalye at sidewalk. Within 60 days, kailangan po ito magawa. Doon sa memorandum circular natin, pag hindi ho nila nagawa within 60 days ang paglilinis, magkakaroon ho tayo ng investigasyon. Once we see that there is gross negligence of duty or dereliction of duty, we can recommend a suspension of the mayor and the president without second thoughts will sign our recommendation for suspension. So kaya magiging mahigpit po kami dito sa DILG. Kung saang barangay nandoon yung bara, kasama ho ang barangay officials na makakasuhan. Magsisimula ang palugit kapag naipalabas na ang memorandum circular para rito. Ayon sa DILG, binabalangkas na ito ngayon at inaasahang ipapalabas sa susunod na linggo. Sabi ng mga alkalde, kaya nilang sundin ang deadline. Kinausap ko na po ang mga officers ng Association ng Vendors upang sila po ay talagang lumikas at ako naman po ay tumutulong para maghanap ng ibang venue para po mapagtindahan nila. 60 days is enough time for every local government unit to clear these things because all you have to do is to go out from your office and visit the place. I think 60 days is a fair deadline. Kakayanin po natin yun. Basta i-set lang yung limits. Opo, pag iset po namin yung limits na hindi pwede sa kalsada, hindi pwede sa sidewalk, minimal naman po yung madi-display sa amin. Kaya naman. In fact, this morning we already implemented Executive Order Number 4, clearing the street parking in the streets of Barangay Green Hills. Ang main area naman talaga na medyo maapektuhan yung dito sa may Agora Market, yun naman yung main area ng ating mga vendors. Pwede naman silang bigyan ng lugar dito sa tapat dun sa Plaza ng Masa. Pero kalaunan sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Densing na ginawa ng 45 araw ang deadline. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang reaksyon ng mga alkalde sa pagbabagong ito. Para raw mamonitor ang pagsunod ng mga lungsod, ang mga undersecretary at assistant secretary ng DILG may kanya-kanyang toka ng babantayang lugar sa Metro Manila. Bawal na rin pumarada sa mga kalsada, lalo na kapag rush hour. Actually, ang problema nga nila sa MMDA is hindi na sila nagpapayag ng towing kasi nagiging source of corruption. Maybe they would like to reconsider or most probably the local government units must have their own respective towing services. Unahin natin siguro yung lahat ng mabuhay lanes, lahat ng national road, talagang 24/7 wala ng parking yan, walang obstruction. Ang mga inner road, baka raw pwedeng paparadahan, pero one side lang at aalisin na kapag may araw na. Pinag-aaralan din ng MMDA at DILG kung ano ang gagawin sa mga e-trike at e-bike na kahit hindi rehistrado at walang prangkisa, ginagamit ng ilan sa pamamasada. Sa Maynila, hindi na muna pinababiyahe ang mga ito, pera na lang kung pribado ang gamit. Pinapo-pull out ko na kasi it generates chaos. Ang kawawa, I have to be honest, alam mo sino kawawa? Jeepney driver. Bukod sa kami traffic, bukod sa kami magulo. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.